Hello po sa inyong lahat. First time ko pong gumawa ng ganitong video ko sa sarili ko para lamang batiin kayo ng personal kasi Pasko ngayon. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Salamat sa mga followers na kahit hindi nyo ako kilala, nandyan kayo para mag-follow and manood ng mga videos na... Okay, salamat po sa mga nanonood dyan. Shout out sa inyo. Meron akong fish fillet ngayon na basa. Hiniwa-hiwa ko siya ng katamtamang size. At yan ang imamarinate ko mamaya. Ayan. Nilagay ko sa isang bowl para doon ko ilalagay ang Mrs. Dash na ingredient. Yan yung mabilis lang na gamitin kasi tataktak mo lang. Nandyan na yung mga panglasa na kailangan mo. Ayan. May herbs and spices na siya. Ayan guys. So, lagyan lang ng Mrs. Dash para sumarap ang inyong fish fillet. Ayan. Mahilig po talaga ako sa fish, guys. Ayan. Kailangan halu-haluin maigi para manunuot ang kanyang panlasa, ang kanyang lasa. Ayan. Simpleng ulam lang ito, guys. Pero masarap. Healthy. Ayan. Then, hahaluan ko siya. Lagyan ko din siya ng egg white. Yan. Yan ang kasama-sama pang marinate. Para kapag sinausaw ko siya sa butter mamaya, pag ipriprito na, didikit yung butter sa kanya. Yung coat niya. It will just sit for few minutes habang ire-ready ko yung kanyang butter. Ayan. Ayan yung egg white. Dinagdagan ko. Ayan. Then, isang tabi muna natin habang gagawa tayo ng butter niya. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng simpleng butter. Yan, gamit ang harina, ang flour. Yan, meron na akong harina dito, guys. Eto pala, nilagyan ko siya ng egg yolk. Pero hindi ko masyadong nilagyan. Isa lang ang ginamit ko. Now, I'm putting the dash. Ayan. And, hahaluin lang. Harina, yung dash na kumpleto na. Ayan. Ito po pala, melted butter ito na pinang ano ko ng bawang. So, para maglasa yung bawang niya pa, lalagyan ko itong minarinate ko. Yan, para mas malasa. And then, syempre, didikit yung mamaya yung gagawin kong butter niya para magdikit siya. I can smell already. Itong fish na ginamit ko ay basa. And then, lalagyan ko siya ng milk, guys, yung arena. Yan. Konti lang.
for the meantime. Para matansya. Hindi ko na sinukat-sukat. Hindi ako mahilig magsukat. Tansya-tansya lang yan. Pag ilukano ako kumaapong tapno maawatan nyo amin. So nga, magtatagalog ako. Lagyan ko siya nung yellow ng egg. Ayan. Ngayon, sobrang lapot niya, pero dadagdagan ko pa siya ng milk, guys. Ayan, dinagdagan ko ng milk, guys. Kaya hindi ko na siya, nakita nyo, hindi ko siya nilagyan ng salt kasi salty na yung dash na ginamit natin na powder. Ayan. So, kailangan magluto ako ngayon, mag-testing ako kung masarap ba or kung palpak, kasi hindi naman talaga ako laging nagluluto. May kanya-kanya pong gusto yung mga anak ko at sila ay matatanda na. The other one moved out from the house already, living with her boyfriend si Christian. She's 27, and then yung bunso ko 22 years old, magto 23 sa February. So, kanya-kanya na sila ng pagkain at nakakagaan naman ng buhay ko kasi wala akong pakialam kung anong gusto nilang lutuin. Pero kung minsan, ako konsensya ako, kaya magluluto ako ng gusto ni LG. Ganon. Pero once in a blue moon lang na ginagawa ko kasi busy rin ako sa aking pamumuhay. May sarili kaming mundo ni Kuto. So, si Kuto na lang ang inaalagaan ko, guys. And, ang masarap yung pag gutom ka, edi gutom ka. Kung sila ay gutom, edi magluto sila. Ganun lang yun. You don't need to prepare for them kasi matatandaan na sila at kailangan nilang mabuhay ng naaayon sa gusto nila, hindi yung dahil gusto mo bilang mama. Ayan na yung butter, guys. Milk, Mrs. Dash, and Arena, and egg yolk. Yan lang ang magkakahalo dyan. So, ayan yung fish fillet na na-marinate. And then, breadcrumbs, and the butter. Ayan. So, ang gagawin ko, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magprito ngayon. Let's see if it is masarap. Okay, guys, so mainit na yung ating kawali. Yan, gustong-gusto ko itong pagprituhan kasi madi-defray siya dyan. Yan ang technique, guys, para hindi kayo gagamit so, masyado. Dito sa may arena with milk. And then, sa ating breadcrumbs. It's time to prito. Guys, this is the outcome. Lutong-luto naman sa loob niya. Yan, kasi tinusok ko siya para pumasok yung init ng mantika sa loob. And so we will try and taste. Ito na po yung sample ko. Tikman natin kung siya ba ay crispy nga ba.
Mainit-init pa ko. Ang aking fish fillet. I hope you will like it, guys. Yan. Thanks for watching, mga kaibigan.